Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Teka, patayin natin ito. Ayun. Yan. Hello po sa inyong lahat. Okay po ba yung audio ko dyan? Naririnig niyo po ba ako? Kasi ito, gumamit po tayo ng laptop ngayon sa ating live. Hindi ako sure kung okay ba to. Oh, Trigger Woman, hello po sa Liram Gamer, Danilo Meliton, Ate Emilia Agustin. Good afternoon, Mac. Ah, mahina. Okay. Good afternoon, Mac from Jordan. New subscriber, pero dito na ako nanonood sa iyo. Ayan. Salamat po BMB Eva Hernandez na ininita umali at Rhea. Ayan. Okay na po ba kung ano, kung okay na po yung ating audio? Tignan po nga. Kung saan ang gagaling yung audio natin? Ayan. Hello. Yan po. Okay na po ba, Ate Trigger Woman? Malakas na? Hoy, Nanay Zenaida De Borja. Hello po. Yan, shoutout sa mga ka-team Hep Hep Hooray ni Kuya Alpa Romeo. Ayan. So, ito. Okay na itong ating... okay, itong ating tina-transfer. Okay na. Ayan. Ayun. Salamat naman at naging okay na Ate Trigger Woman. Ayan. Gumamit ako ng ano eh, ng laptop na ngayon kasi medyo ano tayo, nahihirapan tayo sa kapag cellphone lang ang gamit. Yung isa nating laptop, hindi pa natin nakukuha. Kaya... kasi sira yung baterya noon. So ngayon ay pinagawa natin. Pag yan nakuha ko, yun, maganda-ganda na yung live. Kasi kumbaga ito pong ating live ay mas maayos na dahil doon meron akong OBS. Dito yung OBS ko hindi po maganda. Okay, tignan nga natin. Ayan, meron tayong background music. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin dito ay yung sino ba talaga ang makabayan? Diba? Kasi ito yung aking thumbnail. Yan po ang aking thumbnail. Sino ba talaga ang makabayan? Si PBBM? Si Inday Sara? Si Maharlika? O si Digong? Nyo? Digong nyo? Kasi hindi na namin yan Digong. Digong nyo na lang yan. Diba, itong si Maharlika din to ay nagpalusot. Wala po pala talagang hawak na video ng pulburon at nagpalusot na siya. Bakit daw dun sa kanyang channel ipapalabas yung ano, yung pulburon? Dapat daw sa Senado, kita nyo kung gaano ka walang yatong si Maharlika. Diba? O, si PBB yun talaga ang makabayan. Taray, daming shoe collection sa likod. Ay, ano yan? Green screen lang yan, ay. Green screen lang yan. Wala, ano yan? Green screen yan. O, green screen. Ay, hindi, ano yan? Ano lang yan? Background lang yan. Naka-green screen lang po ako. Hindi po talaga yan, ano. Pinicturan ko lang yan. Ayan. So, shoutout Ate Janet Rosario. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan sa Hong Kong. Yan ang isa sa mga solid natin na ka-Esconians. Ngayon po, nako, ito, patatagalin pa ba natin to? Diba? Ano na natin to? Tapos meron nga palang nag-fake news, ha? Nag-fake news. Na ano, na meron pong nag-fake news na in-snub daw ni PBBM si Inday Sara. Yun, may nag-fake news po niyan. So soplakin din natin mamaya. Okay, so ito po, unahin na natin tong si
Claire Eden o Eden Claire. Ayan. Story ahead, Enyo Isasyo, sabi ni Ate Janet Rosario. Huwag po kayong mag-alala, hindi kayong mawawalan. Ayan. Eto nga pala, oh, ate. Bigay ito ni Kuya Brad Puet. Ate Janet Rosario, kilalang kilala mo itong sapatos na to. Hindi ko pa ito nasusuot. Hindi ko pa ito nasusuot. Bagong-bago with etiketa. Ito yung sinusuot lagi ni Yorme. No? So, pamay na lang po. Pamay, Adidas, white shoes. Mag-live selling na lang kaya ako rito para talagang mabayaran ako dito. Diba? Kasi sinasabihan bayaran ang vlogger eh. Wala nga tayong bayad dito. Hindi tayo nababayaran. Ito naman yung bigay ni Nanay Emily Tahader na ginamit natin during campaign. After that, hindi ko na sinuot ulit. Dahil ayokong maluma. Hindi ko kinakabit yung sintas kasi ayoko siyang maluma. Una natili nating puting-puti siya. Ayan. Malaman nyo lang kung gaano ko kamahal ang mga sapatos natin dyan. Parang kasya sa asawa ko yan, Mac. Nako, eh. Ayan mo, makakabili din po ang asawa mo niyan. Sabi ko, look ko ka, Mac. Sabi ko, legit ang shoes. Hindi, lumulusot talaga yan. Lumulusot talaga yan, ate. Yan. So, ito po yung ating video. Okay, ito yung ating video ni Maharlika. Ayan. So ito pong video ni Maharlika na ito ay naano natin 'to eh, na panood natin yung bandang ano na dito yung simula eh. Napanood natin yung kanyang live, ah. Daming nanonood at ang daming tuwan-tuwa sa kanyang ano, sa kanyang mga litanya. Pero ako kitang-kita ko yung panloloko nitong si Maharlika sa mga manonood niya. Kitang-kita ko talaga yung kanyang pangtatarantado sa mga manonood niya kasi nga ano talaga si Maharlika po talaga. Nang lolo ko na lang talaga to ng kanyang mga manonood, hindi po talaga ito ano, hindi po talaga ito para sa bayan. Yung sinasabi niya na kaya niya daw ito ginagawa is para sa bayan, kung para talaga to sa bayan, sa totoo lang po, dapat ikabubuti ng bayan to. Pero ito po ay maliwanag naman na paninira lang po talaga ito ni Maharlika. Hindi naman po talaga yan na para sa bayan, kundi talagang para lang po yan sa kanyang pagmamagaling, sa kanyang kunwari ay pagiging makabayan. Pero hindi po talaga makabayan si Maharlika kasi nga po niloloko niya ang taong bayan. Ayun, yun ang totoo niya. Niloloko po niya ang mga Pilipino at niloloko po niya ang kanyang manonood. O, ba't ko nasabi yun? Dinig na dinig ko kagabi. Sabi niya, wala siyang hawak na, wala siyang hawak po na pulburong video at sabi pa niya, ano ba gusto niyo? Video o litrato? Tapos yun pala, anak ng teteng. Talaga palang etong si Maharlika ay nanloloko lang. Dahil kahit siya, hindi niya napapanood, hindi niya nahahawakan, hindi niya nakita man lang etong video na ito. Tinatarantado niya tayo, pero ilang beses po niyang sinasabi na meron daw, meron, nakita daw niya. Kung siya daw tatanungin, meron. Ha? Video or litrato. Pero wala po siyang mailabas talaga. Sa galit niyang yan, sa tindi ng galit niya sa First Lady, sa ating presidente, imposibleng hindi ilabas ni Maharlika yung kanyang talagang matinding bala laban sa ating Pangulo at sa ating First Lady. So ito po yung sinasabi ni Maharlika. Pakinggan po natin. Okay. Ito.
nila entertainin ang mga gandong klaseng usapin na dapat bigyan ng solusyon ng Presidenteng Kuting na magpapulburang test siya para once and for all maging clear sa taong bayan. Pero bakit niya iniiwasan? Takot ka, Kuting? And I will, well, I can say nasa exciting part na tayo. Ayun, tayo ma-unmute. Ayun. So, nasa exciting part na daw tayo. Exciting part na daw. Pero, ito pong si Maharlika ay walang maipakita talaga sa atin na ano eh, na katibaya nung mga pinagsasabi niya na meron pong pulburon video. Wala po talaga. At isa pa po, syempre, ayaw po, hindi pinapansin ni PBBM yung ganito pong tao, kasi po, wala pong maidudulot itong magandang, wala itong maidudulot na maganda sa ating bayan. At isa pa po, diba sila ang nagbibintang na drug addict daw ang ating Pangulo. Eh bakit ang dating parang si PBBM pa ang pinipilit nyo na maglabas ng ebidensya or katibayan? Diba dapat ang maglabas ng ebidensya, ang maglabas ng katibayan ay walang iba kundi si Maharlika. Si Maharlika lang ang dapat na maglabas or kung sino mang Poncio Pilato na anti-government ang dapat na maglabas po ng katibayan, hindi si PBBM pa ang yung parang ano, si PBBM pa ang mag-aano sa inyo, pukonsinte sa inyong ginagawang katarantaduhan ngayon. Diba? Kayo ang maglabas ng katibayan, hindi ang ating presidente. Kasi ako, pabor ako, hindi ito pinapansin ni PBBM kasi mas marami pong mas importanteng bagay para sa ating bayan na kailangang unahin ng ating Pangulo. Kailangang unahin ng Pangulo yung makakabuti sa bayan. Ito, hindi naman ito makakabuti sa bayan eh. Makakabuti ito sa basher. Kasi si PBBM ay magnegatibo or magpositibo sa sinasabing drug test, hindi po ito maganda. Yun palang sagutin niya itong si Maharlika, napakalaki na pong distraction sa trabaho ng Pangulo ito. So, hindi po dapat sagutin ni PBBM itong si Maharlika. Ilalabas sa tamang panahon ang pictures at video ng pulburon. Actually, hindi lang pala isa dalawa. Kung tatanungin niyo ako, Maharlika, may video pa talaga? Yes! May video and may picture pa. Ilalabas ba natin ngayon? I don't know. Hindi ko hawak ang bola. But yes, meron. Para lalo nating mailabas, sa Senado natin ilabas. Kasi sumulat na itong investigation agent eh. Alam na ng Senado, alam na ng Kongreso. Kung sila ay para sa taong bayan, sa transparency, kay si Hodang Presidente o kung sino ang involved, ilalabas nila yan. Hindi sa channel ko ang pulburon. Diyan nyo sa Senado. This is not parang sasabi, "Uy, Maharlika, para ka lang sa views. Huwag niyo ilabas sa video sa ano ko, sa vlog ko." Ilabas niyo sa Senado. I challenge you, sa Senado at sa Kongreso natin ilalabas ang pulburon test para mapanood hindi lang ng mga palangga ko, mapanood ng lahat ng Pilipino kahit anuman ang kanilang political affiliation. What? At ayon. 'Di ba? Kita niyo po ang gusto nitong si Maharlika ay sa Senado daw po gawin yung pagpapalabas ng pulburon video pati ng drug test. Yan ang sabi ni Maharlika. Ngayon po, tingin niyo ba ay uunahin ng Senado at meron po bang bibili ng sinasabi na ito ni Maharlika sa Senado or sa Kongreso?
Buti sana kung reliable source etong si Maharlika. Eh, yun nga, inilabas niyang papeles na sinasabi nga, excuse me po, from PIDEA daw po. Diba, ay sinabi nga po ng PIDEA na ito po ay isang, hindi ito tunay, fake ito. Ito ay isa pong walang kakwenta-kwentang bagay o papeles para pagtuunan ng pansin. Dahil unang-una, wala pong ganitong papeles na sasabihin legit, sasabihin tunay, pero ito po ay isa pong pamunas ng puwet lamang. Ito pong papeles ni Maharlika ay isa pong ano lang to, isa lang itong hindi naman AI, kasi hindi naman talaga kayang gumawa ng ganyang papeles ng AI. Tanga lang naman talaga si Maharlika na sinasabi niya na AI daw yung ano, yung sabi daw ng NBI ay AI daw po yung kanyang mga hawak na papeles. Hindi po. Ang sinasabi po ng ating PIDEA sa mundo na kaya na pong maggawa ng mga AI na movies, AI na mga video, yung AI na papeles, bago yun. Yung bagong papeles na AI, yun po yung tinutukoy ng PIDEA. Pero itong papeles ni Maharlika, ginawang luma lamang to, mukhang luma, old files, tapos inedit yung mga pangalan na nakalagay doon. Or, pwedeng ito pong papeles na ito ay blank paper, documents, na ngayon lang tinype. Kasi kita nyo ha, kung hawak ni Maharlika itong mga papeles na ito noong April 1, bakit isa-isa niya nilalabas lang? Ha? Yan ay taking papeles. Bakit? Ginawa lang yan noong April 1 for April Fool's Day. Tapos po, abang mayroong nagmamayari o mayroong nakakuha po ng blank papers ng NBI, ang ginawa po, noong April 1, nung ilalabas na ni Maharlika, saka po itinype yung mga kailangan diyang itype. At ito nga po yung isa sa mga napakalaking pagkakamali ni Maharlika. Ito pong mga ganitong papeles ay hindi po talaga ito pwedeng maging totoo. Hindi po talaga. Dahil unang-una, it's unserialized. Walang reference number, walang control number, wala itong kahit anumang numero na pagkakakilanlan ng dokumento na ito. At isa pa po, ang nakalagay pong pangalan doon po sa inilabas ni Maharlika na papeles ay Bongbong Marcos. Buti sana kung nag-iisa lang ang Bongbong Marcos dito sa Pilipinas, maniniwala ako. Yung wala na talagang kahit iba pa na Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Pero, ang inilagay po dyan sa pangalan ng papeles ay Bongbong Marcos alias Bonget. Sino maniniwala dyan na ang papeles ng isang ahensya ng gobyerno ay hindi ia-address ang isang senador that time na Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diba? Ang nakalagay po doon ay Bongbong Marcos alias Bonget. Diba? Hindi porke sinabing merong taong Bongbong Marcos, siya na yun. Kasi itong ganito pong pangalan ay palasak na palasak. Palasak na palasak. Lahat po tayo dito sa Pilipinas, meron tayong kapangalan. Meron tayong kapangalan. Ako may kapangalan ako. Ang dami kong kapangalan.
Diba? Kaya, yung makita mo lang, porque nakalagay, Bongbong Marcos, isipin mo na kagad, si PBBM yan. Eh, that time, senador, si PBBM, kung tunay yung papeles na hawak mo, Maharlika, bakit ang nakalagay, Bongbong Marcos alias Bongit, bakit hindi dapat na nakalagay ay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Di ba nagtataka ka bakit hindi ito pinansin ni ano ni Pinoy? O yun na nga eh, common sense na lang. Kaya hindi pinansin ni Pinoy yan kasi nga yan ay hindi totoo. Alam mo kung sino lang ang papansin dyan? Yung katulad mo, Maharlika, na talaga namang ang hinahanap lamang ay yung kamalian at paninira kay PBBM. Pero hindi. Hindi mo masisira ang ano na yan, ang ating pangulo. Kasi, dyan sa mga nilalabas mo na mga papeles, walang maniniwala. Ang maniniwala lang naman dyan sa mga nilalabas mong papeles, yung mga tanga mong manonood. Yung mga tanga mo na supporter, yun na lang. Pero yung sasabihin mo, maniniwala dyan. So, mainstream media, maniniwala dyan yung mga matitinong Pilipino. Hindi po maniniwala dyan. Oy, Ate China Cruz, shoutout po si Ate China Cruz na wala po sa China. Ito lang si Ate China Cruz ang wala sa China. Shoutout po ha. Trigger Woman, hello po at ako six hits ko. Sinungaling si Haharlokaloka. Dati sabi niya nakita na niya ang video na babaliw na yata. Wala po talaga siyang nakikitang video at wala po talaga siyang hawak na video or makakapagpatunay na talagang meron pong ginagawang mali ang ating Pangulo. Pag dito sa channel ko, I challenge po doon sa mga may hawak, wag dito, doon sa Senado, doon ang proper place to show the Pulburon video and the pictures of Kuting. You, General, Senator Bato, I challenge you to open an investigation. Isama dito ang agent na ito para sa katotohanan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw naman ni Kuting na ipaglabas pa namin, hindi pala ako, nila, palabas nila ang Pulburon video, magbalot-balot na kayo. Kung ayaw nyong mapahiya kayo sa buong mundo na makita ang movie and picture ng buong sandatang sanlakas ng Pilipinas at ng buong bansa, okay? Bumaba na kayo ng tahimik para hindi ka na makaray-karay. That's ayon. 'Di ba? Ang gusto ni ano nitong si Maharlika, style parang hino-hostage niya ang ating pangulo. Ayun, Ate China Cruz, iskopo ako pero ngayon support PBBM. Ayun naman ang sinabi ni ano ni Yorme, 'di ba? Ate China Cruz. Yan, medyo humina yung ating wifi yata. I'm not sure kung nakikita nyo pa ako dyan na malinaw. Yan naman po ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong, ng ating, excuse me po, ng ating Yorme Isko Moreno. Galing sa kanya yan mismo, ang sabi niya, suportahan ang nanalo. Ang sabi ni Yorme, nakapag-desisyon na ang taong bayan, igalang natin ang desisyon ng nakararaming Pilipino. Diba, suportahan natin yung nanalo. Kahit nga si Digong, sinabi din yan na kailangan na tayo ay sumuporta sa nanalo. Yan, Jay, shout out, good job Sir Macmac Marcos pa rin. Ayan. Thank you pa Ate China Cruz sa iyong pakulay. Kay Marky Lincoln, yo, magandang gabi Tol Macmac. Shout out ha. Marky Lincoln, shout out pala kila Kuya Macho Melendres, kila Kuya Billy Diaz, kaya Riders for Life, at shout out din kay Kuya Rod Samson. Yan. Ate China Cruz, sige Mac,
mag-work muna ako. Ayan. Thank you, Ate China Cruz. Ingat po kayo dyan sa Amerika. Ang si Ate China Cruz lang yung China, pero nasa Amerika. O, ito, sabi ni Ate Trigger Woman, oo nga pala, no, naka-streamyard nga pala ako, pwede kong ipakita yung mga video ninyo. Sabi ni Ate Trigger Woman, ilabas mo muna yung mga comment pala ninyo, sorry. Ilabas mo muna video even, tapos saka na pababain. Di pa nga nakikita, baba na kagad. Hayaan mo na mapaya si PBBM kung talagang meron. Yes, di ba? Ate Trigger Woman, saka sa totoo lang, valid pa ba yun? Eto ha, ako hindi ko makita ang logic. Kung sakaling totoo, eto, kunwari lang, kung talagang totoo po na merong polboron video, etong mga anti-BBM na ito, merong po talagang polboron video, bakit hindi ilabas? At kung ilabas naman, yan ba ay magagamit for grounds sa impeachment complaint? Ay, Kuya Papatrick, shoutout sa'yo, ha? Diba, pwede bang gamitin yan sa impeachment complaint? Eh, diba, kung ito'y nangyari na noong pang napakatagal ng panahon. Kunwari, nangyari ito noong unang panahon pa. Eto ba ay masasabi natin na pwede pa ba itong gamitin sa impeachment? Pwede pa ba itong... ano ba? Pwede ba itong maging grounds para mapababa sa pwesto si PBBM? Tingin ko hindi. Sa totoo lang. Kasi sa kaysa pa, kung totoong meron itong polboron video nga, alam niyo kung sino yung pinaka dapat na maglabas nito? Walang iba po kundi si Digong Duterte. Bakit? Sa kanya nang galing yan eh. Yung issue ng pulburon na yan, di ba? Na nagdodroga daw ang ating Pangulo. Hindi yun valid sa tagal bago ilabas utot nila, Blue. And saka isa pa nga, paano magiging valid yung isang bagay na kahit naman ilabas nila yun, isa lang naman ang pwede po talagang maging dahilan para mapababa si PBBM. Ano yun? Positive siya sa drug test. Yun ang tingin ko. Pero kunwari video, ha, way back before 2012, or kahit na sabihin mong noon pang nakaraang halalan daw po, meron sinabi dito si Maharlika, na sabi niya, eto daw si Amy Marcos daw, alam daw yung pagpapabili daw ng pulburon ni First Lady Lisa Marcos. Noon nanalo na si PBBM. Eh kahit na sabihin mo yung video na yun that time, eh kung wala itong kaakibat na drug test na makakapagpatunay na positibo siya. I'm sure po na wala ito talagang bearing. Siya, ewan ko kung bakit anong-ano sila dyan. Atat na atat sila dyan sa video na yan o sa picture na yan. Hindi talaga ito magagamit eh. O saka kung toong meron kay Noy-Noy pa lang, di mapapalagpas yan. Yan nga po. Eh kasi syempre, sino ba ang merong dahilan para gawin to? Na ilabas yung pulburon video na yan, syempre ang mga Aquino. Diba? Eh sila, mga Aquino, diba? O ang mga dilawan niya, diba? Pinagbibintangan nila na... Ang pinagbibintangan nila na nagpapatay kay Ninoy Aquino ay ang mga Marcos daw. O, eh kung meron po talagang polboron video at meron po talagang Bongbong Marcos na nasa drugs list o drug user or drug pusher list ng PDEA na kasama yung pangalang Bongbong Marcos, sigurado ko sila ilalabas nila yan agad-agad. Hindi magdadalawang isip si PBBM ay si Pinoy na ilabas ito kasi kasiraan ng Marcos yan. Yeah. May challenge pero magmamatigas si Lisa. Dahil yung buwakan ng inang babaeng yan ng pinaka national problem na nagdudulot ng pang
lahat ng kahirapan ninyo, pangkikidnap ng kabataan, may ebidensya din tayo dyan. Pag nakita nyo, you know what, that audio, yung pinakinaw sa inyo, antayin nyo lang. May video na magpapatunay na si Lisa ay, hindi minsan, ay nakipagsabwatan sa ahensya ng gobyerno para dukutin, para i-extract ang 2 minor de edad sa Turkey. Do you think this is personal? No. Ang ginagawa natin dito ay para sa inyong lahat, para mahubaran na demonyo po o bangag ang mga taong namumuno sa inyo. May video kaya naman. Hinahunting din nila. Yan na naman tayo. May video daw. Mahal ka, may video na naman. Ayan na naman. Tapos pagdating na naman ng hinahanap sa iyong video, sasabihin mo na naman, hindi sa channel mo dapat ipakita. Sasabihin mo na naman sa Kongreso o sa Senado dapat ipakita yan. Diba? Ayan na naman. Palusot na naman yan. Pagkatapos yan, oh, nilabas niya yung issue ng ano, ng polboron video. Sabi niya na meron daw polboron video. Tinanggi na ni Duterte na merong polboron video. Ayan ka na naman, Maharlika. Kidnapping video na naman. Tingin mo kung merong kidnapping video? Ha, kung meron talagang kidnapping video, hindi yan gagamitin ng mga pamilya, ng 2 kabataan na sinasabi mo. Ay, yun yung 2 pamilya ng 2 kabataan na sinasabi mong ng kidnap o kinidnap itong 2 kabataan na ito. Ha, yung pamilya. Nagre-reklamo ba? Wala ka nagre-reklamo eh. Palusot ka na naman yan. Pag inaanap na naman sa kidnapping video, sasabihin mo na naman, eh, hindi po kasi ko para sa views. Dapat po doon sa Senado o sa Kongreso ito palabas. Sus, Mariose, patay na naman tayo dyan. Maharlika. Yung distressed mother na nasa Turkey, nasa Europa na. Hinahunting nila yon kasi may hawak din yon. So, itong mga impormasyon dito palangga, hindi ito katang-isip. Hindi ko po ilalagay sa peligro ang buhay ko kung ito ay mga fabricated lang. Ang pwede lang mag-fabricate ng crime ay si Lisa Satanas, katulad. Diba? Laging doon pumupunta, hindi daw po yan para sa personal. Hindi daw personal itong laban ni Maharlika. Pero, lagi doon tayong dinadala ni Maharlika sa sinasabi niya na walang ibang may ka, karapatan, kakayahan na mag-fabricate ng mga istorya, kundi si First Lady. Putang ina, simula eh, na may personal ka na, tapos sasabihin mo, hindi personal ang laban mo. Tiraulo ka ba, Maharlika? Nang ginagawa pang haharas dito sa distressed mother, sa akin at sa iba pa. The intention here is para ipakita sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno ninyo na polboronic. Wala nang ngang karapatan silang mamuno. Imagine nyo kahit sa loob ng Malacanang nagpo-polboron sila. Kahit during his pagkapanalo nila, 'di ba? Isa sa in-expose ko sa inyo. Mismo the presidential sister Amy Marcos nung ako ay nag-message sa kanya. Dahil yun ay mga nakakasunod, alam niyo na dahil ang akin palanggang si Pebbles Kunanan, Pebbles Talakera, ay sabi ko ay kay Manang Amy merong pasabog ng bongga-bongga. Hindi pa nga alam ni Senator Amy kung ano yung sinasabi ko na pasabog o ano din sinasabi ni Pebbles. Ang text sa akin o message sa akin, ano yun, Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa ng polboron? So meaning, knowledgeable si Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid at ang kanyang sister-in-law, you know, jutang jini ng Jatanas, ay nagpapabili ng pulburon. And that message sometime in July and August of 2022. At yan ay nakaupo na si Kuting. Kaya ba ayaw ni Marcos Jr. na magpa-pulburon test? Kasi makikita pa sa kanyang sistema na siya ay Addictus Benedictus? Diba? Kita niyo po yung mga pinagsasabi ni ano, Maharlika. Diba? Ay, Papatrix, ano yun? Sige, lapag mo yung link ng video mo na sinasabi mo. Para makita din natin mamaya. Diba, kita niyo yung mga pinagsasabi ni Maharlika na yan. Na merong ganyan, merong alam si, ano, si Senator Amy Marcos.
dinamay mo pa yung nananahimik na senador. Dinamay mo pa si Senator Aimee Marcos. Ah, masyado yung ano, masyado mong dinadamay ang lahat ng nasa gobyerno. Ano ba to? Ayo, nakita ko na to, topic ko nga to ngayon na ito nga kasunod niyan yung topic ko na to. Oh, papakita ko 'yan mamaya. Meron ako dito, meron kasi akong babarahin dito na vlogger na sinabi nga na hindi daw pinansin ni PBBM si VP Sara. Eh kahit nga si ano eh, kahit nga si First Lady magkausap eh. Nag-uusap si First Lady sa kasi VP Sara along the way na habang naglalakad si PBBM. Kumabol lang nun si VP Sara. Mamaya papakita natin yung video na yan. Yan ano, meron na ako dito naka-ready eh. Mamaya, re-reaction na natin yan, Papa Fix. It's your call. AFP, PNP, kung may natira pang matitino dyan, Marin, lahat kayo, lahat ng mga taong nasa gobyerno, o lahat ng mga palangga ko, nasa inyong mga kamay. Hindi po natin pinababagsak si Kuting. Ba't natin sa pababagsakin kung tama ang kanyang ginagawa? So, ibig sabihin, talagang pinapabagsak mo si PBBM kasi ang nasa isip mo, mali si PBBM. Diba? Sabi, bakit naman natin siya pababagsakin? Kung alam naman natin tama ang kanyang ginagawa. So ngayon, ang iniisip mo kasi kay PBBM, mali ang kanyang ginagawa, kaya pababagsakin mo? Ngayon, Maharlo ka, eto ba ang tamang paraan para sa sinasabi mong pagpapabagsak sa isang pangulo? Tingin mo ba, Maharlo ka, kung sakali na sasabihin mo na bumaba si PBBM sa pwesto dahil meron kang ebidensya na siya'y nagpupulburon? Tama ba yun na pababain mo lang siya? At tingin mo ba, bababa na ako dito, meron pala akong pulburon video eh. Oh, Maharlika eh, may pulburon video pala ako. Resign na ako sa presidente, o si VP Sara na presidente. Ganun ba yun? Ganun ba kadali yun, Maharlika? Ano kala mo? Hindi applicable sa presidente ang demokrasya at ang gusto mo ay puwersahin siyang bumaba sa isang katarantaduhan na pinapakalat mo? Yung pinapakalat mo, katarantaduhan eh. So, ibig sabihin, gusto mo, Maharlo ka, na ang ating pangulo ay maniwala na ikaw ay merong hawak na pulburong video kahit wala naman, tapos sisirain niya yung kanyang sarili, nabababa siya dahil sa kagustuhan mo. Ano ba akala mo? Ano ba akala mo sino kausap mo? Si Robin Padilla, not eng. Kung si Robin Padilla pa siguro sinasabihan mo, baka maniwahay, bababa yan. Meron palang hawak na ebidensya si Maharlika laban kay Robin Padilla, baka maniwala pa ako eh. Kasi eng yan si Robin Padilla. Ang tingin niya sa isang manyakis at tingin niya sa isang rapist, human trafficker na katulad ni Kibuloy ay bayani. Kaya tingin ko kay Robin Padilla, engot. Kaya talagang ano, talagang kung si ano yan, kung ito nga si ang presidente ay si Robin Padilla at sasabihan mo ng ganyan, tingin ko bababa. Kasi nga, eng yun. Pero si PBBM, Maharlo ka, baka nakakalimutan mo. Marcos. Marcos ang pinapababa mo. si ano nga eh, si pangalan nito, si Banat Bay nga eh. Ano ba sabi ni Banat Bay? Kahit 1,000,000 beses pa kayo mag-rally-rally dyan, hindi nyo mapapababa si PBBM sa pwesto. Alam mo kung bakit, Maharlo ka? 6 na taon ginawa ng dilawan kay PBBM yung ganyang kalakaran. 6 na taon. Ano sagot ni Duterte sa mga dilawan? Kila Trillanes, tanim kaso. Diba? Kaya
yung anim na taon na ginawa ng mga dilawan kaya digong na pilit siyang pinapababa kung ano-anong mga issue ang binabato sa kanya para siya ay ma-impeach. Hindi po nangyari. Ngayon pa kaya sa isang Marcos. Pangalan talaga to si Maharlucay, pasikat eh, kaya ganyang ano eh. Gusto niyang paniwalaan siya ng taong bayan sa kalokohan niya. Sila! Siya ang nagpapabagsak sa sarili nila at actually wala nang sarili nila sa bayan. Imagine ninyo, travel here, travel there. Ilang travel niya? 20 plus in less than 2 years. Tapos bit-bit nila ang mga jutang din ng mga alpot, mga ano nila, mga, you know, mga kapulburonik nila. At ang mga walang kwentang mga tao na kasabwat nila, binibit-bit gamit ang pera ng bayan. Kaya ba tahimik itong mga jutang dinemes na mainstream media, lahat kayo mga yawa mo? Ayun, di ba? Kita nyo ha, kinukondena niya yung mga pagbiyahe-biyahe ni PBBM. May masama ba doon sa pagbiyahe-biyahe ni PBBM? Ako talaga hindi ko talaga makita yung logic. Kahit na isang daang beses pa, bumiyahe si PBBM papunta ng ibang bansa. Sinumpaan niya yung salaysay eh. Gampanan ang pagiging presidente. So si PBBM, ginagampanan lang niya ang pagiging presidente. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nila na si PBBM ay bumibiyahe. Na para sa akin naman, wala namang masama. Kasi buti sana kung pumunta doon si PBBM para magpasarap. Para magbakasyon. Pero yun ha, kung itong si PBBM ay talagang magbabakasyon lang, magpapasarap lang, ba't pupunta pa siya doon sa Germany o sa Czech Republic na kung saan ay napakalamig ng panahon that time, nag-i-snow. Malamig ang panahon. Bakit kailangan pa niyang pumunta doon na pwede siyang makakuha ng sakit? At hayun nga, nagkasakit si PBBM. Pag-uwi nila, galing sa kanila nga Europe tour na yun, ha? Nagkasakit yung mag-asawa. Flu-like. Nagkaroon sila ng flu-like symptoms. Bakit? Napakalamig po doon sa pinuntahan nilang bansa. So, yung sasabihin na si PBBM ay biyahe ng biyahe, isa yan sa mga sinumpaang tungkulin ng presidente. Dampanan ng pagiging presidente. So, sa pagiging presidente, kailangan mo na libutin ang buong mundo. Kung malilibot mo naman, libutin mo buong mundo para makakuha ng mga foreign investor na mamumuhunan sa iyong bansa. At, eto pa, siyempre, merong mga summit-summit dyan. May, siya ay pwedeng inimbitahan para maging speaker, pwedeng siya ay pinatawag. Diba? Katulad nun na merong mga tayo mga ASEAN summit, APEC summit. Siyempre, kapag ikaw ay kasama ka dyan sa miyembro ng mga ganyang grupo ng mga bansa, kailangan mong magpakita dyan, kailangan mong pumunta. Si Digong lang naman yung pabalik-balik lang ng Russia at China kasi nga, komunista si Digong. Kampi si Digong sa mga incheck kasi si Digong hindi nga Pilipino. Sabi nga niya sa isang interview, maybe because I'm a Chinese. At sabi nga niya, yun daw sa grandmother side niya, Chinese daw ang lolo niya doon. Hmm. Kaya kumampi siya sa mga incheck at tinamigay ang mga isla natin o nasasakupan natin dyan sa exclusive economic zone na mga shoal sa China. Diba? Sa halip na kilalanin niya yung arbitral ruling, pinaubaya niya yung mga isla natin dyan. Ay nako, Maharlucca talaga. Luka-luka ka talaga, Maharlucca. Hindi pala, may iba pala. Exemption yung SMNI kasi lumalaban sila. Kaya pala Tribune, okay na sana, believe na ako sa inyo. Kaya ito mga to, ayaw nila iulat. Bakit? Kasi nasungal nga lang na kayo ng payola every month.
Yan ba ang pinapalamon nyo sa mga anak ninyo? Pera-pera ng bayan, walang kwenta yung mga report ninyo. Ang nire-report ninyo, puro mga may nag-away, nag-snatch, nag-ganito, nag-ganyan. Walang kwenta. Pang ano lang, parang pang beat reporting lang ang ginagawa ninyo. Mga polis-polis eksena. Ito ang pinakamahalagang isyo na kasalalay ang kapalaran, tama ba? Ang kapalaran ng inyong mga anak, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Pero tahimik kayo. Ikaw, Rappler, ABS, GMA, lahat kayo. Di ba? Ang ingay-ingay nyo dati, diktador-diktador, pulburon-pulburon, may pangiwi-ngiwi pa nga kayo eh. Pero bakit kayo tahimik? Nasungal nga lang na rin ba ang mga bunganga ninyo? So, sabi nga, ang mga mainstream media ay Fourth Estate. Sila ay kakampi ng mga Pilipino, ng taong bayan. Pero bakit tahimik ang mga Jutang Dinimes? Nag-report naman ang Tribune, itinawagan ni Cesar Chavez at ang PCO, tinakot ng bunga-bunga, dinilite kasi daw AI. Ngayon, ilalampasok ko kayo sa kangkungan. Ayun, di ba? Ewan ko, alam niyo sa totoo lang, kaya po walang balita na negatibo ang mainstream media kay PBBM kasi wala naman talagang negatibong ibabalita. Ano ba akala mo, Marlo, ka mga bobok tanga, mga taga mainstream media na ibabalita nila na may mali kay PBBM kahit wala naman. Ano ba akala mo sa mga nag-aral ng journalism, nag-aral ng media broadcasting, nag-aral ng mga IT, tapos magbabalita ng mali, magbabalita ng pulburong video, Marlo ka. Yan ang malaking pagkakaiba mo sa mainstream media at sa vlogging o sa pagiging vlogger. Yan ang pagkakamali mo. Kasi kapag ikaw ay isang journalist, katulad ng mga reporter na nagre-report sa GMA, ABS-CBN, sa News 5, kinukuha ang dalawang parte ng istorya. Yung istorya nung biktima at yung istorya nung nambiktima. Two side of the coin ang kanilang kinukuha dyan. Pero ikaw, Maharlo ka, dahil na ito ya, bobong vlogger, utak biyaka, hindi porke negatibo tingin ko sa'yo, mas malala na ako sa'yo. Pinapaliwanag ko kasi dito kung gaano ka kabobo, kung gaano ka kautak biya. Merong responsibilidad ang mainstream media na magpalabas ng balita na makatotohanan at patas. Pero sa iyo, Maharlo ka, wala nun. Siyempre, saan ka ba naman makakakuha ng patas na pagbabalita at makatotohanan ng pagbabalita kung ang katulad ni Maharlo ka ay napaka-bias po na vlogger. Napaka-bias na vlogger. Hindi naman niya nakukuha ang panig ng kanyang binabanatan. Kaya nga ikaw, Maharlo ka, ay hindi ka talaga pasok sa pagiging journalist. Kaya yung kinu-question mo, ang mga journalist, ang mainstream media, kung bakit wala silang ganitong balita katulad ng binabalita mo, kasi nga yung binabalita mo ay hindi totoo. Kung yung binabalita mo ay totoo, tingin mo ba mauuna ka ba sa GMA? Mauuna ka ba sa ABS-CBN? Mauuna ka ba sa News 5? Kaya ganoon. Hindi mo ba napapansin, Maharlo ka, kahit nasabihin mong 15,000 ang nanonood sa yung live? Hindi ka kinakagat ng mainstream media. Alam mo kung bakit? Kulang na kulang ka sa kakayanan. Kulang na kulang ka sa kaalaman.
At yung mga inilalabas mo na mga issue, ampaw, ang daling madebunk, ang daling masira, ang daling kontrahin. Diba kaya nga galit na galit ka nung nakarang araw dun sa PIDEA? Kasi kinontra yung sinabi mong papeles na legit. Yun pala, pamunas lang ng puwet yan. Dahil ngayon alam na ng Kongreso at Senado, alam na ni Kuting at I don't think na maiiwasan nila itong sulat nitong agent na ito. At mga palangga, we have to pray for the agent, baka gurgurin. Baka gurgurin. Nananawagan ako sa iyo, agent. Kung narinig mo to, please record the video. I-record niyo po kung ano yung sasabihin ninyo sa Senate. Kasi sabi niyo dito, sabi mo, if warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry, your office conduct. So meaning, ako, advance lang tayo mag-isip. Kasi ako, meron na akong, di ba, nireport ko nga sila sa FBI dahil gugurgurin nila ako. Pero meron na akong recorded video dyan, noon-noon pa. Na kapag ginurgura ko si Lisa Ahas, si Marcos Jr., si Romualdez, si Sandro, lahat ng mga buwakan ng inang yan, ang haba ng listahan ko. Nilista ko sila dito sa Federal Bureau of Investigation, sa authorities, sa kapag ako inagurgur, sila. At sinabi ko na rin yan sa aking abogado. Ayan. Usapang gurgur na. Carlota Baker, shoutout po. Usapang gurgur na yan. Diba? Papapatay na daw siya. Ay, naku. Alam niyo, sa totoo lang, kung ito si Maharlika, pinapapatay talaga to? Ha? Hindi na to makakapag-live. Hindi na to makakapag-video. Matagal na tong naglaho. Matagal na tong missing. Na-flush na to sa toilet. Diba? Yan ang isa sa mga malalabo mong nilalabas na issue eh. Sakala mo Maharlika, hindi ka pag-iinteresang ipapatay ng mga nasa gobyerno. Alam niyo po kung sino magpapapatay kay Maharlika. Yung mga boss niya. Yung mga nag-uutos sa kanya na maglabas ng mga ganitong issue. Alam niyo po kung bakit. Si Maharlika ang dapat na mawala. Hindi ang hindi iisipin ng mga presidente, ng first lady at ng house speaker na mawala si Maharlika. Bakit? Kasi ang gugustuhin po ng mga nasa gobyerno, makasuhan at mapaharap sa korte, etong si Maharlika, hindi gurgurin. Ngayon, ang gugurgur dyan, yung sinasabi niyang Puting Ahas, yung sinasabi niyang nagbibigay sa kanya ng mga legit na information, yun po ang gugurgur sa kanya. Kasi nga, manganganib ang buhay ng mga tao na yun. Kaya yan ang papatay sa kanya. Yung mga nagbibigay sa kanya ng info at yung mga nang pe-fake news sa kanya. Sigurado ko yan ang gagawa ng paraan para mawala ka dito sa mundong ibabaw. Para hindi ma-expose ang kanilang ginagawa sa First Lady at sa Pangulo. Just so you know. And you, agent, okay? You agent, gumawa na rin po kayo ng video. Huwag sulat. Video, then secure it. Okay, wag lang sa family ninyo, sa close friend o sa close na kamag-anak na na wala diyan sa bahay ninyo, 'di ba? I-distribute muna yung iyong mga yung statement. Kasi vindictive itong mga bangag na ito. Kapag bangag ka, wala ka na sa tamang kaisipan. Ibig sabihin, pwede ka nang manggurgur. Katulad ng ginagawa sa akin. Na imbis na sagutin ang mga paratang, sagutin ang mga inaing, ang kanilang restback ay what? Ipatanggal ang Facebook page. Remember, kagabi yung pinakita ko sa inyo, yung usapan ng Dugyot bloggers with the Presidential Communications Assistant Secretary Patricia Martin na kung saan pinag-usapan nila kung paano ipabagsak ang aking Facebook page using the government power, gobyerno. Nanalo sila mga kababayan. Pinabagsak nila ang dalawang Facebook channel ko, ay page ko, noong December 28 of 2023 and first week of January 2024. Maharlika Buljakera is across 1.2 million followers. Nagwagi sila. Ito ay
Doon mismo sa screenshot na pinakita ko sa inyo, na pinost ko nando doon, ang pangalan namin ni Sas, na ipatumba nila. Pero nagwagi sila sa akin, pinatumba sila. Pero hindi pa rin sila nagwagi. Dahil the more na sinusuppress nila tayo, the more na naging curious ang taong bayan para hanapin si Maharlika, ang nga bells ni Maharlika. Thank you for 15,000 live viewers right now. Ayan, di ba? Katulad niyan. Yung sinasabi niya na yung daw hinain niya, kesa daw unahin nitong si PBBM, napansinin, di ba? Ang pinapagawa daw ay pinapasara o pinapatanggal ang kanyang mga FB page. Sa totoo lang po, malabo talaga pansinin ni PBBM. Kahit ako, kung ako presidente, hindi ko ito papansinin eh. Sa totoo lang. Alam niyo po kung bakit? Wala naman itong may tutulong na mabuti sa bayan natin eh. Diba, buti sana kung kapag pinansin ni PBBM, si Maharlika, ay tataas ang antas ng buhay ng mga Pilipino. Gaganda ang takbo ng ekonomiya. Maraming foreign investor ang papasok. Masosolusyonan ang problema sa brownout, problema sa tubig, problema sa El Nino. Diba? Kaya ewan ko kung bakit ganon ang kagustuhan ni Maharlika na pansinin siya ng Pangulo. Eh paano ka nga papansinin ng Pangulo? Eh walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Naninira ka lang. Ang basher na katulad mo sa Pangulo, hindi napapansinin ng Pangulo yan. Uunahin niya yung kapakanan ng mga nakararami at ng mga Pilipino. Hindi nang iisang tao lang. Napakaraming problema ng bayan, napakaraming problema ng ating sambayan ng Pilipinas. So, ba't ikaw ang papansinin? Ba't ikaw ang iintindihin ng Pangulo? Never ka napansinin yan kasi wala kang dulot na maganda sa bayan. Kasi, imbes na sagutin nila ang mga kritisismo, gumawa sila ng tama sa taong bayan. Pamurahin nila ang bigas, huwag nila ilagay sa ang Pilipino sa kaguluhan o sa bang-bang-bang sa West Philippine Sea. Bigyan ng trabaho ang Pilipino, ang pinagtatrabahuan nila kung paano tayo isuppress, paano pa tayo patahimikin katulad ng SMNI na nagtanong lamang tungkol doon sa 1.8 billion na travel expenses ng buwakan ng inang Tambaloslos Romualdez, ano ang naging effect sa kanila? Niligwak ang kanilang channel. And sinabi ko rin yan sa ayan ha. Ikaw ang nagpakalat niya na mayroong 3 bilyon. Sinasabi mo, 3 bilyong gastos ang ating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga biyahe abroad. Pumunta ka nga ng COA. Dapat ang unang-unang magsasabi niyan, COA. Pero ano ba sabi ng COA sa kanang kongreso? Yung buong biyahe niya ay umabot lamang ng nasa 36 million, hindi 3 bilyon. Sabi ni Eric Celis, galing daw sa senaryo yung information. Pero tinanggi ng Senado. Di ba kaya nga siya nakulong? Kasi fake news siya. Nang fake news si Eric Celis. Tapos gusto niyo pang gawing senador yan? Si Eric Celis for senator pa? Yes, DJ Byron, mamaya pag-uusapan natin yan. I-ano natin yung topic na yan. Yung video nung vlogger, saka yung video nung ng fake news saka yung ipapakita natin. Eh, kasi puro katarantaduhan sila eh. Nagpapaniwala sila sa mga fake news eh. Ay, mali pala. Ay, nako. Maganda leche-leche na ito na pinis. Ayan. Ginusto nila yung katarantaduhan na yan eh. Sa totoo lang po,
wala talagang ano yan, wala talagang mabuting gagawin ang mga anti-government nito kasi sila ay mga halatang-halata naman po na gutom sa kasikatan at sa kapangyarihan at pati na rin po sa kagustuhan na makapwesto sa gobyerno. Taing-tae po sila na makapwesto sa gobyerno. Kasi nga po, hindi nila magawa yung nagagawa nila noong si Duterte ang namumuno. Ako nga hindi ko pinapanood dyan eh. Walang matinong tao na manonood sa kanya, tatawanan lang siya. Eh, ako naman po, isa po ako sa mga matinong tao na nanonood kay Maharlika. Bakit? Kasi hindi ko naman siya pinapaniwalaan eh. Inaabangan ko at binabantayan ko yung mga sasabihin niyang mali at hindi maganda. Tingnan niyo yan, November pa lang. Hindi pa nga alam ng isemina yan. Ako alam ko na. Dahil sa puting ahas. So, imbes na sagutin ng waka ng inang bangag na gobyernong ito, ang problema ninyo, mga palangga, ang hinaing ninyo, walang trabaho, mataas na bilihin, crime, at kung ano-ano pa. Ang solusyon na ibinibigay ng mga jutang genemis to shut is patigilin tayong lahat. Tama ba yan? So, ito na nga dapat ang pagkakataon ng mainstream media. Diktador, diktador, diktador. Jejimon, jejimon, jejimon nyo. Ayun. Natapos na din ang litanya nitong si Maharlika na wala, 'di ba? Natapos yung ating pag-topic sa kanya, natapos yung kanyang video, wala tayong nakuhang sustansya at ang tangi lamang po nating masasabi sa kanyang ginawa na 'yon, mukha siyang tanga. Lalo niya lang pinagmukhang tanga yung sarili niya dahil wala po siyang mailalabas talaga naman na katibayan na si PBBM ay meron pong ginawa talaga na ginagawa po talaga na masama. Dahil yun na eh, ang unang-una po na maglalabas ng mali ng ating Pangulo, mainstream media yan. Bakit? Eh, yun ang ano eh, yun ang mainit na balita sa kanila. Yan ang unang-unang maglalabas po ng mga pangit na gagawin ng ating Pangulo. Kaya po walang binabalitang pangit laban sa Pangulo o negatibong balita laban sa Pangulo na ginagawa ang ating mainstream media, GMA, ABS-CBN, UNTV, News 5. Kasi nga po, wala naman pong sablay pa sa ating Pangulo. Tanging ang SMNA lang naman po ang naglalabas po ng mga paninira sa ating Pangulo kasi nga may sariling interes. Nakasalalay ang pansariling interes. At isa pa, syempre, kailangan gawin yun ng SMNA dahil nga po ang pakiramdam ni Kibuloy, inaapi siya ng gobyernong ito. Pero since 2018, siya po ay nakulong nasaway dahil sa kanyang mga ginagawang katarantaduhan. So walang ibang umaagrabyado sa kanya, kundi ang kanyang sarili lamang. Gumawa siya ng krimen, gumawa siya ng kasalanan, so kailangan niyang pagbayaran. So ngayon, ito po yung nga nakita natin sa Facebook na naglabas po ng fake news patungkol sa sinasabing hindi daw po pagpansin ni PBBM kay VP Sara. So, eto ah, aral na po ito sa mga gumagawa ng ganitong fake news. So, to be fair, sa wakas ay nahanap ko ang full video doon sa kinonten ko last time na hindi pinansin ni President BBM si VP Inday Sara bago umakyat sa eroplano. Actually, nagano pa rin siya rito eh. Gumawa pa rin siya ng maling komento kahit na niliwanag niya yung issue. Sa una pala.
video na nakita natin. Yes, my bad. Hindi splice ang video. Kinat lang at ang nakita lang natin is yung sa last part. Pero sa totoo lang mga Lods, parang ganun na din naman yung nangyayari ngayon eh. Kasi di ba hindi naman na pinapansin din ni First Lady si VP Inday Sara. Ayun. So dito, hindi pa rin talaga siya tumigil sa kanyang pagbibigay ng maling impression doon sa video. Ganun pa rin naman daw nangyayari. Hindi daw pinapansin ni First Lady si ano, si VP Sara. Pero ano to? Ito, mas malinaw tong video ni Papa Trix eh. Tong video ni Papa Trix ang ipe-play natin. Yung nakuha ko kanina malabo eh. Ito, nagbatian si PBBM. Ayan o. Nagbatian si PBBM sa kasinday Sara. Yun o, kitang-kita o. Magtatabi si First Lady sa kasinday Sara. O, sabay pa naglakad o, nag-uusap pa eh o. Ayun o, tumilingon pang ganun si, ano, si First Lady. O, habang naglalakad dito, si PBBM, hindi ko alam kung saan papunta si PBBM dito. Kung papunta ba sa Germany ito noon o kung saan man. So, makikita dyan, hahabol si Inday Sara. Ah, makikita dyan. So, ayan na. O, nag-uusap yung dalawa, o, si First Lady. Kaya tanga yung vlogger na kung sino man yun. Napahiya siya. Pero, ayan o, nagbatian o, nagbatian. O. Nagkamayan pa. O, lumipat lang si VP Sara. O. Siba kaya talagang ano to eh. O. Pinapalabas kasi nila dito na hindi daw po pinansin ni PBBM si VP Sara. Ayun o, after ng kamayan ni First Lady yung lalaki nakatabi ni VP Sara, pinansin pa ni First Lady yung si VP Sara. Oh, ayan no. Oh, nagbeso-beso, kitang-kita yung ano, yung pagka fake news nitong mga to. Kasi alam niyo po sa totoo lang, itong mga to, ano to eh, gagawa't gagawa po talaga itong mga kumag na vlogger ng paninira. Eto, tama yung sinabi ni ano, ni Papa Trix. Sunog talaga sila dito, talagang pahiyang-pahiya po sila dito sa ano na ito, sa video na ito. Kasi nga po, ayun o, nagbeso-beso pa eh. Nagbatian pa eh. O, pati si VP Sara saka si First Lady, no, nagkukwentuhan pa. Di ba kaya, nako eh, tigilan nyo po kasi yan, yung kakapulburon ninyo. Kayo yata nagpupulburon eh. Kayo yata ang gumagawa ng hindi maganda eh. Ha? Kaya po kayo ay napapahiya, kaya po kayo ay naglalabas ng mga fake news. Si Tikbalang na vlogger, fake news po siya. Oh, iyak na naman mga Didi shit. Eh yun nga, eto, katulad niya, nakontra na naman sila, di ba? Ang sasabihin na naman, sabi nung kanina ng babae, eh ganun din naman na nangyayari, hindi naman na pinapansin ni First Lady si VP Sara. Ang tangina, eto. Ang tanga-tanga, pinakita na nga nung pinlay niyang video, dun sa pinlay niyang video, pinakita na doon na nag-uusap si First Lady at si VP Sara. Nag-uusap, nagbatian si PBBM at VP Sara. Oh. So anong ano doon? Anong sinasabi niya na yun na din naman ang nangyayari?
Ayaw na lang talagang mapahiya. Ayaw na lang talaga nun na maitama siya sa kanyang pagkakamali. Akala ko nga, nung nakita ko nga yung video na yon, nung babae na yon, ay, yung bang akala ko, ano siya, na hihingi siya ng patawad sa kanyang maling inilabas na information, na vlog. Akala ko, hihingi siya ng tawad, mag-a-apology siya sa kanyang kamalian. Yung pala, mas lalo pa niyang palalalain. Bakit? Eh, yung kasinungalingan niya, nasoplak na siya, binagdagan pa ng panibagong kasinungalingan. Ah, sabi niya, ganun din naman na nangyayari. Ganun na din naman doon nangyayari. Putang ina, hindi naman pala totoo yung isnaba na tano na yon. Ah, nag-uusap si BP Sara at si First Lady. Ay, nako talaga. Basta kasi ito, totoo lang. Kapag ikaw, kumampi ka sa mali, mali ka talaga. Kumampi ka sa kriminal, para ka na rin kriminal niyan. Pabiray mo, kampihan mo si Bantag, si Tebes, saka si Kibuloy. Putang ina, pinag-aaral kayo ng pamilya ninyo, ng nanay-tatay nyo, pinakain kayo ng masusustansyang pagkain, tapos paglaki nyo, ang susuportahan nyo, kriminal. Ako, nagkamali ako nun, sumuporta ako sa pandemic budol. Eh, sabi ko, hindi na mauulit-ulit to. Hindi na ako papayag na ma-biktima pa ulit ako ng bulaang propeta, ng bulaang tao, ng bulaang vlogger, ng bulaang budol. Sinabi ko yun sa sarili ko, hindi na ako papayag na ano, na ano pa ako niyan. Ma-impluensyahan pa ako ng ganyang mga pagkakamali. Biray mo! Yung mga vlogger na sumusuporta kay Kibuloy, kay Bantag, kay Tebes. Talagang magiging utak kriminal na rin kayo at talagang magiging masama na rin kayo. Bakit? Tinuturuan kayong magsinungaling. Tinuturuan kayong labanan ng gobyerno kahit wala namang kayong dapat ilaban sa gobyerno. Wala namang ginagawang masama sa inyo gobyerno. Wala namang kayong katibayan na mayroong ginagawang mali ang gobyerno. Wala namang kayong katibayan na mayroong ginagawang mali ang presidente, ang first lady. Puro ngaw-ngaw. Kaya alam niyo po, 6 na taon pong magiging presidente si PBBM. Kaya, tayo po, asahan na po natin, 4 na taon pa natin makikita na nagngangangaw-ngaw si Maharlika, si yung mga Jacolero. Nako, 4 na taon pa po natin silang makikita ang naninira ng mga ng gobyerno, naninira ng taong bayan, naninira ng ano pala, nanloloko ng taong bayan at nililigaw po ang kasisipan ng mga Pilipino. Yan ang totoo niyan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo po dito sa aking live na ito. Ingat po kayo. Salamat po sa pagsama niyo. At ako po ay magpapaalam na muna rito. Thank you po talaga. At kayo po ay laging nandyan para ako ay samahan sa aking live. Yung nagpakulay kanina, si Ate China Cruz. Thank you po kay Ate Janet Rosario, Trigger Woman, Ate Rhea. Salamat po sa inyo mga pakulay. Felicidad Nagata, DJ Byron, at kay paring DJ Byron at paring Papa Trix. Ayan, shoutout. Carlota Baker. Yan, shoutout po, thank you po Nay Minita Umali, kay Nanay Emilda Talaugon. Shoutout po sa inyo, salamat po. So ako po yung magpapaalam na. Ingat po kayo, nasan mang panig po kayo ng mundo, mama, chup chup. Love you. Ay, at ako eto, may pakulay pa, may pahabol pa si Ate Janet Rosario. Yan, salamat po Ate Janet Rosario. Gagawa tayo ng thank you video dito kasi StreamYard na yung gagamitin natin sa mga susunod nating live. So, thank you po. Bye-bye. Salamat po. Thank you, Mama. Chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God bless. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Ingat po kayong lahat.
meron pa ba ate, ano, ate Trigger Woman? Ayan, thank you po. Sa sabi mo, Annalyn, ah, ano to, baby Annalyn Mukong, ano ba yan, ano ba, ano mo? Ano tinagsasabi mo dyan sa baba? Ay! Kasi ranto kay BBM! Bobo! Putangin na mo! Tanga! Tanga-tanga ka! Putangin na mo! Tanga na mo, baby Annalyn! Mukha ka na aso! Hayop ka! Kasi ranto kay BBM! Tanga! Ay, nako. Bobo. Kararating mo lang, kaya hindi mo alam eh, no? Hindi ka kasi nanonood ng buong vlog. Comment ka agad. Bobo! Tanga. Ay, nako. Papasok-pasok, talpak ka, sablay ka, tanga.